Hi, again, the nation, and welcome in this video. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking request dito sa ating YouTube channel. Ito ay ang Sephora e-commerce. Ito ang isa sa comment dito sa ating channel. Kuya, pa-review naman po ng Sephora if legit siya talaga kung ilang araw mo kikitain yung 500. So, tatalakayin natin kung maganda ba itong pagkakitaan o isa lang ito sa mga scam companies na naglalabasan ngayon. So, kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Pag-usapan natin, ano nga ba yung Sephora e-commerce para sa mga wala pang idea about sa website na ito? Okay? Ang Sephora e-commerce ay isa pong make money website kung saan pwede kang kumita sa pagsusolve ng mga basic math problem. Okay? Nag-offer din sila ng mga iba't ibang produkto katulad ng Gluta Bleach Soap, no, Gluta Kojic Soap, Masculine Charcoal Soap at marami pang iba. No? Sinasabi rin nila o kiniklaim nila na itong website na ito ay isang legit na e-commerce website. Mamaya pag-uusapan natin kung totoo ba talaga ito. Ngayon, paano ka ba ikita sa website na ito? Meron po tayong limang paraan kung paano kayo ikita dito kasama na may mga bonus na pwede mong makuha, okay? Number one, sa pamagitan ng direct selling. So, magkano naman yung pwede mong kitain dito? Once na makabenta ka ng product o makapag-recruit ka ng tao na papasok din sa kanilang website, pwede kang kumita ng 70 pesos doon at unlimited mong magagawa yon, okay? Number 2, sa pamagitan ng indirect selling. No, dito naman pwede kang kumita ng 10 pesos every time, okay, na makakapag-recruit o makakabenta ng produkto ang direct referral mo at unlimited mo rin pong magagawa yon, okay? Pangatlo ay sa pamagitan ng math solving. So, paano ba ito? So, ngayon, para kumita ka sa pagsusolve, ang gagawin mo lang ay i-click itong button na simula. Itong basic math problem na ito, makikita mo ay dito sa daily task, okay? Ang gagawin mo, simulan lang natin. At once natapos na, huwag mong uulitin. Okay, ang gagawin mo, click mo itong submit. At makikita mo na magre-refresh siya. Makikita mo na meron ka ng 12 points. Okay? Pang-apat ay yung 7 days booster. Okay, dito naman magkakaroon ka ng 7 days booster kung saan every 3 minutes no, pwede ka makapag-claim ng 1 point, okay, dun sa math solving. So, ibig sabihin, pwedeng madoble ang points mo na makukuha mo every time na makapag-solve ka ng math problem. Pero 7 days mo lang itong magagawa, okay? Panglima ay yung mga incentives katulad ng cellphone at yung mga cash na binimigay nila. Ngayon, paano ka naman makaka-join dito? Okay, ang kailangan mo lang gawin ay maghanap ng mga active member ng company at bumili ng produkto na nagkakahalaga ng 350 pesos. Okay? So, katumbas yan ng isang produkto. Pero ngayon, meron po silang promo pero hindi ko alam kung hanggang kailan nito. Pwede ka makapag-join sa company nito at makapag-solve ng basic math problem sa halagang 270 pesos pero wala po itong kasamang produkto. Okay? Magkano naman ang minimum na income para makapag-payout ka dito? So, kailangan makapag-ipon ka ng 500 pesos kung sa basic math problem ang gagawin mo, ito ay katumbas ng 8,000 points. Okay? Ngayon, pag-usapan naman natin kung maganda ba itong pagkakitaan. So, tatalakayan din natin ang maganda at hindi magandang bagay sa website na ito. Unahin na natin yung magandang bagay. Unang nakita kong maganda sa website na ito ay yung mayroon silang produkto. Okay? May iba kasi mga nagpo-promote ng basic math problem pero wala kang makukuha ang produkto. At dinagdagan pa nila ng MLM kung saan na naging pyramid scam ang platform na yon. Pero dito sa Sephora, meron kang makukuha ang produkto once na mag-join ka, okay, sa company na ito. Pangalawa, no, kumikita sila sa ads. Paano ko nasabi na maganda ito? Eh, nakakainis na makakita ng mga ads o mga spam ads sa isang website, lalo na kung sa membership website o make money website. Kung nasabi kong maganda ito kasi yung points na nakukuha mo sa pagsusolve ng basic math problem, hindi ito nakakapag-generate ng income, okay? So, gumagamit lang sila ng plugins na ang pangalan ay Arithmetic Quiz, okay? Para magawa yon, okay? Ibig sabihin, inilagay lang nila yan para makapag-attract ng mga bagong customer. Kasi maraming mga tao na kapag nakakita sila ng overpriced na produkto, katulad ng mga sabon, hindi talaga patok yan. Maliba na lang kung meron kang bago, okay? Meron kang twist
dun sa business opportunity mo. So kung magdedepende sila sa membership fee lang, mabilis na babagsak yung company. So kailangan nila ng another source of income, which is yung ads. Itong ads na ito ay galing sa Google AdSense, which is magandang source of income ito, kapatid. Based on my computation at base na rin sa experience ko about dun sa mga sa Google AdSense, kaya nitong i-sustain yung pagbibigay ng income galing dun sa points. Kaya ako nasabi na isa ito sa mga gandang bagay. Pangatlo ay pwede ka talagang kumita ng pera sa website na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang hindi magandang bagay sa website na ito. Unang-unang hindi ko nagustuhan sa website na ito ay yung website at yung product ay hindi accessible. Okay? Paano ko nasabi na hindi accessible? Madali naman buksan yung website, okay? Ganito yung kapatid. Kung mag-join ka sa Sephora o sabihin natin na bibili ka lang ng produkto, hindi ka makakabili ng produkto, hindi ka makaka-join sa company nang direkta sa kanila. No, bakit? O sabihin natin na bibili ka ng produkto, may mag-purchase ka dito. Once na mag-purchase ka kasi dito, kung hindi ka pa member, automatic na magiging ano ka, may member ka ng Sephora. Okay? Try natin mag-purchase, okay? So ngayon, ang gagawin natin, okay? Click natin tong proceed checkout. Makikita mo na makakapag-purchase ka lang ng product gamit ang iPoints. So wala ka ng option, okay, na makabili ng produkto dito sa Sephora kundi yung iPoints. So ang gagawin mo, maghahanap ka ng mga active member para makapag-join o makabili lang ng produkto. So maganda 'yon kasi kikita yung mga member. Pero kung isa kang e-commerce website o ang focus mo talaga ay produkto kasi e-commerce ka nga, 'di ba? Hindi magandang sistema 'yon para sa negosyo mo, kapatid. At ang nangyayari dito, example, nag-join ako sa isang active member ng company, then may nag-join sa akin. Madalas kailangan mo pang makapag-coordinate dun sa upline mo. At yung upline mo naman, hindi siya direkta, okay, doon sa company. Ang gagawin ng upline mo ay may kipag-coordinate ulit siya doon sa upline niya. So, madaming proseso. Kaya ko nasabi na hindi ito accessible, ganun rin kung bibili ka ng produkto, kapatid. Pangalawa na hindi ko nagustuhan sa company nito, sinasabi nila na direct selling sila. Pwede kang kumita sa direct selling. Pero sa totoo lang, kung titingnan mo yung proseso, hindi mo masasabi na direct selling eh. Ang tawag dito ay invite selling, katulad ito ng mga pyramid scheme, which is ang focus dito ay mag-recruit ng mga tao at hindi magbenta. Hindi ka naman nagbebenta ng produkto eh, direkta sa consumer. Ang ginagawa mo, nag-i-invite ka ng tao para gamitin o makapag-join sa scheme at kapalit nun ay makakuha ka ng produkto. Kumbaga, hindi main yung product eh. Okay? So ang focus ng company o pinanggagalingan ng kita ng company ay galing lang sa membership fee which kailangan mo mag-join. Pangatlo na hindi ko nagustuhan dito ay yung hindi maganda yung negosyo o hindi ito maganda na extra income. Na paano ko nasabi? Ito, pag-usapan natin, gaano ba katagal bago mo makuha yung 500 pesos? Kasi marami mga nagsasabi na pwede ka raw kumita dito weekly sa pagsosolve lang ng mga basic math problem. So, base sa experience ko, 4 minutes, pwede mo nang makuha yung 1 point. Okay? Ngayon, bago mo makuha yung 500 pesos, kailangan mo ng 8,000 points. Ang tanong, ilang araw mong gugugulin yun para makuha yung 8,000 points? So, 8,000 points, times natin yan sa 4 minutes. Ang kakalabasan nito ay 32,000 minutes per 8,000 points. Para makuha natin kung ilang oras ba ito, divide natin ito sa 60, okay? Kasi sa isang oras, mayroong 60 minutes. So, mayroon tayong 533 hours para makuha yung 8,000 points. So, ilang araw naman yan? O, divide natin yan sa 24 hours. Sabihin natin na hindi ka na natutulog, hindi ka na kumakain, okay? Basta solve ka lang ng solve ng basic math problem. Yung 8,000 points mo, makukuha mo yan ng 22 days. Pero walang tulugan, okay? Hindi naman natin kaya yun eh. Tama? Kailangan natin matulog, okay? Sabihin natin na gumugugol ka lang ng 8 hours sa isang araw. So, ilang araw mong makukuha yung 8,000 points? I-divide natin ito ng 8. So, ang 8,000 points, makukuha mo ng 66 days or 2 months and 6 days. Ang tanong, magandang extra income ba ito? Okay? Ang sagot po ay hindi. Paano ko nasabi? Okay? Paano ko sabi na hindi magandang extra income ito? Sabihin natin na wala kang internet. Data lang, data connection lang ang ginagamit mo. Magkano ang internet sa smart? Okay? 50 pesos sa tatlong araw. Okay? 50 pesos sa tatlong araw. Ilang araw kang magpapaload para makuha mo yung 500 pesos? Okay? Yun yung tanong. Ang gagawin natin, 66 days divided by natin yan sa 3 days para makuha natin yung cost natin.
no, makukuha natin dyan ay 22 days. Ibig sabihin, 22 days kang magpapaload ng 50 pesos. Okay? Ngayon, 22 times natin yan sa 50 pesos, equivalent ito ng 1,100 pesos. Ito yung cost natin. Ang tanong, magandang extra income ba ito? Cost mo, 1,100 pesos. Okay? Sa loob ng 66 days. Pero ang income mo ay 500 pesos. Ikaw na yung sumagot, kapatid. Okay? Ang tanong, maganda o hindi? Cost mo 1,100 pesos, pero yung income mo 500 pesos. Ngayon, para kumita ka dito, kailangan mo mag-invite ng sandamakmak na tao na lolokohin, nakikita sila sa pagsosolve ng basic math problem every week. Ang tanong, magandang negosyo ba yon? Ang sagot, kapatid, ay hindi. No, para sa company, para sa kanila, magandang negosyo yon kasi kikita sila eh. Tama? Pero para sa'yo, as a user, hindi magandang extra income ito. Bakit? Mas malaki yung cost mo eh. Tama? Ngayon, pag-usapan natin, para sa'yo ba yung pagkakakitaan na ito? Kung magaling ka mag-hype ng mga tao, magaling kang manloko ng tao, magaling kang mag-invite ng mga tao, at meron kang malawak na audience, malaking audience na mag-join sa ilalim mo, o para kumita ka ng malaking pera, no, para sa'yo yung pagkakakitaan na ito. Para sa'yo, ang pagkakakitaan na ito, kung sobra-sobra yung oras mo, o sabihin natin na, bagot na bagot ka na sa sarili mo kasi hindi mo alam kung saan mo gagamitin yung oras mo. O para sa'yo yung pagkakitaan nito, kapatid. Ngayon, hindi naman ito para sa'yo kung gusto mo ng extra income. Kasi base sa computation natin, hindi ka naman kikita dito eh. Okay, malulugi ka dahil malaki yung cost mo. O mas malaki yung cost kaysa dun sa makukuha mong income. Hindi ito para sa'yo kung mahalagang oras mo. Kumbaga, mas mataas sa 7 pesos ang halaga ng 8 hours mo. Okay? Hindi ito para sa'yo, kapatid. Ngayon, ang review natin dito sa Sephora po, hindi ito magandang extra income. Hindi ito profitable. Hindi ko rin ito masasabi o hindi ko rin ito nakikita na isang e-commerce platform kasi unang-una hindi ka makakapag-purchase dito sa loob ng platform na ito. No, kailangan pang dumaan sa mga active member, okay, para makabili ka ng produkto. Medyo hassle, no, sa part na yon. Pero kung gusto mo naman kumita ng totoo, pumunta ka na lang dun sa mga totoong direct selling company o mga mag-online seller ka na lang, okay? Kasi dun ka kikita ng malaki, okay? Dun yung totoong negosyo. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, nakikita mo ba na profitable ang pagkakitaan na ito? Isa ka sa mga nakapasok at hanggang ngayon ay hindi ka pa rin kumikita sa pag-solve ng mga basic math problem dahil sa mga ethical lang promotion at hyping. So, comment mo lang dyan sa baba ng video na to para malaman natin yung experience at opinion mo about dito sa company nito. So, dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka na natunan, no, give me a big thumbs up, no, share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Nagkasamuli, I'm Neil Yanto. I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!